Have you ever wondered what it's like to be an obstetrics and gynecologist? Well, today, we will know more about the world of obstetrics and gynecology with our special guest, Dr. Mario A. Manaor Jr. What's up, everyone? I'm Delcimer Tal Vicente, your postgraduate intern, and right now, we are gonna delve into the world of OB-GYN. Today, we have a special guest, a public and adored figure at Batangas Medical Center during his residency years, and right now, he is currently a volunteer at Ibayanihan Consulta, as well as a medical officer for at the Hospital ng Imus. So, let's all welcome the man of the hour, Dr. Mario Manaor. Hello, Doc. Good day and thank you for having me, Delcy, and sa inyong mga viewers. Thank you. Okay po. So, right now, kilalanin muna natin si Doc Mario Manaor. So, let's all start with the first and common question. Saan po pinanganak at saan lumaki si Dr. Mario Manaor? I live in Barangay Loksoy, Silang, Cavite. Mm-hmm. So, pinanganak po tayo sa Siemens Hospital sa Intramuros, Manila. Mm-hmm. Via spontaneous vaginal delivery, I delivered live birth baby, birth weight of 3,084 and around 12:14 a.m. June 12. Independence Day, 1980. Oh, nice. Talagang OB na OB po ang pag-re-report ni Doc Mario, no? Talagang once an OB, always an OB, guys. Yes, I was delivered by Dr. Ruth Hernandez according to my birth certificate. But I was also attended by an intern. Lalaki din yung nagpanak sa mother ko. Okay po. So, saan po kayo nag-study ng medicine program, Doc? Sa San Beda College, Manila. So, mm-hmm. Ako nag-take ng aking Doctor of Medicine ang graduate ko. Ah, okay. Doc, yung pagiging medical doctor, was it something innate talagang alam gusto mo nang maging medical doctor or may nangyari sa buhay mo na nag-convince you na, I would like to be a medical doctor? Nung tinignan ko yung aking yearbook ng elementary, actually ang nakalagay doon is to become a businessman. Oh, and businessman. Then, nung high school, dahil nausin yung Titanic, nagustuhan ko maging engineer. Pero eventually, I decided to have a course in science para mag-proceed sa med school para ma-extend na rin yung aking pag-18 teenager, saka yung aking bahon. And also, nagustuhan din natin yung field ng medicine. Mm-mm. Okay, Doc. So, from businessman, naging engineering, and then medical doctor. Ayan. So, dahil gusto mo ni Doc ma-extend ang teenage life. Pero Doc, nung nag-medical doctor ka, na-extend nga ba talaga ang pagiging teenage life? And then ang baon? Yes po. Thank you po sa aking sponsor, yung aking daddy at saka si mommy. Yes. So, saludo po kami sa mga sponsored medical doctors sponsored ng magulang. Talagang sobrang grabe po yung pagmamahal at sakripisyo nyo para sa mga medical doctors na tulad namin. Ngayon po, fast forward po tayo, Doc. No, you've passed your medicine program and then passed your medical licensure exams. What made you go through obstetrics and gynecology since maraming specialties na offered sa medicine program? Actually, marami namang pwede maging choices, no? Initially, sabi sa akin ng aking father ay to become a surgeon or pathology. Pero thankful ako na sinuport nila yung aking gustong specialization, which is yung obstetrics and gynecology, na nag-deal sa mga kababaihan, so women's specialists. And maganda kasi sa OBGYN, you experience the beginning of life in your own hands. Actually, tips. So, ikaw yung unang tao na makakahawak sa kanilang mga baby and magandang accomplishment yan para sa akin. Mm-hmm. So, Doc, pathology, surgery, yung inano ng family mo. Buti naman, Doc, talagang you stood by, gusto ko po talagang mag-obstetrics and gyne.
is there something that pushed you talaga to really be firm with your decision? Was there a story behind why, bakit yun? Well, actually, supportive naman ang aking family. And then, since clerkship until internship, wala akong ibang gustong specialization kundi obstetrics and gynecology. Yeah. And natapos din natin and mm-hmm. I became an OB-GYN naman po. Opo. So, grabe, Doc, no? Talagang decided ka na. Kasi I think it's very rare for someone to decide early, clerk pa lang, alam mo nang papasukan mo residency. Kasi kahit ako intern ako, I really don't have a solid program yet. So, what's your advice? And ano pong masasabi niyo sa mga medical interns na undecided pa, like me? Yes, Delcy, huwag ka ma-pressure. At saka, enjoy niyo lang yung rotation niyo, lalo na yung internship. Mm-hmm. Kasi dito kayo makakaroon ng actual experiences sa different specialization. Mm-hmm. And then, i-follow nyo lang kung ano yung tingin ninyo, naging gusto nyo, or yung nagkaroon kayo ng purpose in life. Dahil once na na-enjoy nyo yung inyong pipiliing specialization, mm-hmm. it will be a commitment for life. So, hindi pwede kasi tayo na nagba-back out parate kasi lahat naman ay mahirap talagang pasukin. Ayan. So, guys, narinig nyo yung advice ni Doc Mario. Don't rush. Don't be pressured. Kung ano yung gusto nyo, yun talagang ipaglaban nyo. Kasi it's not just a job. It's a commitment. No, talagang till death do us part if you're gonna be a medical doctor talaga. So, Doc, thank you for that wonderful words of advice. Definitely have to choose their specialty very carefully. Okay po, Doc. So, next question po tayo, Doc. How many years, Doc, is the training of an OB-Gyne, Doc? So, for obstetrics and gynecology, you will be allotted 4 years of your life in training. And then, pero kung gusto ninyo ng mas maiksi, we have pediatrics and internal medicine. And kung gusto nyo ng mas mahaba, we have surgery. General surgery for 5 years. Mm-hmm. So guys, pipiliin nyo ha ng maayos at pag-iisipan nyo kung anong specialty yung gusto nyo kasi different specialties, different times. Kung nag-enjoy naman kayo sa inyong mm-hmm. specialization, hindi nyo mamamalayan yung oras at yung taon na nagsimula kayo, baka patapos na pala kayo kasi in-enjoy nyo yung in-training. Mm-hmm. So isa yung sa pinaka-importante na gusto mo yung nagawa mo mm-hmm. para hindi tayo iinip o kaya ay nag tingin nyo na madaling matapos dahil ang training, ini-enjoy dapat po natin. Agree. So guys, natandaan nyo yun ha. So it has to be something that you really want. And then, wag nyong ipa-factor in yung tagal ng time. Kasi kung gusto nyo yung ginagawa nyo, hindi nyo siya mamamalayan. Thank you, Doc Manaor. Now, Doc, follow-up question, Doc. No? More of a personal question when it comes to training, residency training. Of all the years, kasi diba, 4 na taon, of all the years, ano po yung pinakamahirap nyong year and then pinaka-love nyong year as a resident training in OBGYN? Actually, lahat ng level ay mahirap kasi kapag ikaw po ay first year, ikaw lahat ang manpower. So, lagi kang tatawagin, Mario, pakisuyo ito, pakigawa ito, pakianang patient. Pero kapag ikaw ay nag-fourth year, ikaw naman yung sa decision making. So, yung responsibility mo is mas mabigat. Mm-hmm. So, actually, meron kang different learnings and challenges. So, kung anong pinakamahirap, actually, lahat sa ay mahirap. Depende na lang kung paano mo siya itetake. Okay, Doc. So, kung lahat ng year, Doc, mahirap, ano naman ang pinaka-love mong year? Ang pinaka-gusto ko, syempre, ay yung pinaka-senior ka. Kasi, nandun na yung responsibility na ikaw na mismo yung nagte-take ng parang captain of the ship. So, isa-isa pinaka-importante kasi ikaw mismo yung responsible sa lahat. So, ibig sabihin, malaki yung responsibility mo, malaki din yung maging pwedeng effect mo sa team mo. So, important talaga yung iyong commitment sa duty. Ikaw mismo ang pinaka-importante sa team aside sa people. Okay. So guys, see, mahirap ang residency. That's why you really have to be committed to do it until the finish line. And then, dapat gusto mo talaga yung ginagawa mo.
Although, sabi nga ni Doc, meron naman siyang mga year, which is yung senior year, yung pinakagusto niya yun. So, fighting lang tayo. We will eventually get there, no matter how hard the obstacles are. Okay, Doc. So, na-mention niyo, Doc, na mahirap ang residency. Any program, mahirap. Like, OB, PBIA, IM, surgery, GS, ortho, mahirap. So, how did you survive, Doc, your residency training? So, kapag po nasa hospital tayo, ang ating priority is yung hospital. Kaya po tayo tinawag na resident kung nandun kayo sa hospital. So you are consuming more of your time na nasa hospital compared po sa bahay or sa galaan. So once na nasa loob ka ng hospital, ang priority mo is yung patient. Kapag nasa bahay po kayo, yung po kayo ay nasa galaan, yung friends, unless emergency, patient pa rin po yung ating unahin. So it's a matter of yung meditation at saka yung time management. Okay. So guys, time management and then dedication. So Doc, meron ka bang mga expectations and realizations when you are taking your residency sa Batangas? Ang expectation ko talaga is from Cavite to Batangas, pag-uwi ko dapat ng Cavite, ay may OB-Gyne na dito. May lista dito sa pamilya. So kaya yung aking sinimulan, dapat ay tapusin natin. Madali kasing sumuko o mag-resign. Pero bumalik po tayo sa reason bakit kayo nagsimula. At kung yung reason po ay tama at talagang gusto nyo talaga yung ginagawa nyo, and matatapos nyo naman yung specialization kahit ano pa man yan. Mm-hmm. Although mahirap lahat ng residency trainings, obstetrics and gynecology is one of the hardest. So what are your top 3 survival tips that help you survive through the residency training program? Well, actually, ang pinaka-importante yung acceptance na ikaw ay nandyan sa training para matrained. At saka, tanggapin mo na ikaw ay isang residente ng hospital, which is na ikaw yung pinakabago sa specialization, sa field. Magkakaroon ka ng acceptance na dapat magpatuloy ka at hindi na lang bigla ang sumuko, anong marating na problem or situation or cases sa iyo. So once na ma-accept mo siya, ang next natin, yung ating motivation, tamahan mo ng action. So once may motivation ka na plus action, magkakaroon ka na ng commitment. And once committed ka na doon sa iyong team, actually, hindi ka na mapupunta sa maling landas kasi dare-diretso ka na until makamit mo yung nakalad mong specialization. And also, yung respect to patient, dahil tayo nasa government, importante yung public service. So, hindi lang tayo tinetrain na maging doctor, specialist, kundi maging humane or yung makipagkakaroon po. So, public service importante ay respect to patient. Agree. So guys, tatandaan nyo, you're contemplating residency program, tandaan nyo yung life gems na shinare ni Doc Mario Manaor. Number one is acceptance. Acceptance of your duty and responsibility. Kasi once you're a resident, you will be a resident, like literal na resident sa hospital. Talagang you have to accept your duty and responsibility. The second gem that Dr. Mario Manaor shared is motivation plus action equals commitment. Grabe, tama yun. Kasi hindi ka lang dapat motivated, dapat meron ka ding action. Because it shows how committed and dedicated you are sa work. And then last but not the least is your respect and love for the patient. Sabi nga nila, when you're a medical doctor, it's a calling. It's something that you do with purpose kasi. And number one mong priority talaga yung patient mo. So very great survival tips from Dr. Mario. Now, though, apart from the medical survival tips, alam ko nga hindi lang naman po mindset ang kasangga ng pagiging medical doctor. We also have our medical bags and our essential kits to help us and aid us in surviving the training. So can we have a medical bag Ray Doc, like what's your medical bag? Ano yung mga laman yan that would help you survive a day of duty? Okay, ma'am. So, meron ako ditong duty bag. Actually, lagi ko itong dala sa hospital. And then yung mga laman niya, hindi ko naman
tinatanggal unless kailan siya. So, backpack siya. Oh, okay, Doc. So, yan yung duty bag mo, Doc. Yung any duty, pre-duty and post-duty, siya talagang lagi mong kasama. Basta pupunta ako ng hospital, kasama rin to. And then, ngayon, sa employment sa Cavite, iniiwan ko lang siya minsan sa sasakyan. Mm-hmm. Okay. So, duty bag, check. So, dapat meron tayong duty bag. And then... So ito ngayon, usong-uso kasi ang UV sterilization bag, no? Wow, so okay. Ito yung ginagamit para pwede mo siyang i-sterilize na nasa loob. Wow! Wow, pagkano yan, Doc? ito almost 5K to, pero online. Opo. So, syempre naman, no, talagang it's worth the money kasi syempre, we're medical doctors, you get exposed to a lot of microbes and ano, kailangan, must have talaga sa field ni na Doc yung sterilization bag. Oh, so, anong laman ng sterilization kit ni Doc? Actually, ngayong pandemic, kailangan mo talaga mag-invest sa protection, sa mga PPE, no, katulad ng goggles. No? Okay. So, meron akong LFS na goggles, ng OR, Shigematsu na respirator, wow. And ano yung Shigematsu? Shigematsu. Made in Japan. Pero ang ito kasi nabili ko online sa PPE Sam. From Sambales pa talaga ito. Pero authentic siya. Hirap kasi makahanap ng authentic na ganitong respirator. Mm-hmm. And then stethoscope. Of course, the stethoscope. Lipman or any stethoscope. Talagang kasanggayan ng bawat medical doctor in their day-to-day duty. Ayan, Doc. So, nice. So, yung medical bag ni Doc, we have a duty bag and then a sterilizing bag. So, that's a must-have every time Doc Mario would go to his duty. Okay, Doc. So, now that you're in the post-residency phase, what's the next thing you'll take? So, at present, ako ay isang medical officer for from Batangas Medical Center. I am a committee chairman ng CANVAS and a design committee ng medical staff organization. Also, I am a medical officer for sa hospital ng IMUS as part of the Department of Health Post-Residency Deployment Program o yung espesyalista sa bayan. And volunteer doctor po ngayon sa Bayanihan i-consulta, a product of the Office of the Vice President. And hopefully, ongoing pa po yung aming talks regarding sa DOH, Center Health Development on telehealth naman po na project naman ng Department of Health. Oh, okay. So guys, I just want to reiterate, Dr. Mario Manaor is one of the medical doctors who volunteered in the pilot testing. And right now, he's also an active doctor na undergo ng bayanihan konsulta. Isa siya na nagpo-promote ng telehealth through online and phone call through Google Form na pwede mag-fill up ng prescription, request, and plan for the patient. Ang magandang initiative ito kasi mapupunta lang sila sa Facebook page ng Bayanihan e-consulta. Okay. May agent tayo na may mga volunteered agent po tayo na naka-assign para sa mga patient and eventually i-designate po sa ating mga doctors and specialists. Ah, okay, Doc. So parang if you're a potential patient or meron kayong papa-check up na hindi naman like COVID related or hindi siya talagang itatakbo sa hospital pero you want it to be checked via telemedicine. So, mag-fill up lang sila, Doc, ng form and then may agent ako contact sa kanila. And then, yung agent na yun... Pwede na sa Facebook and then i-contact lang sila ng agent para mas madali po sa ating mga pasyente. Mm-hmm. Yes, kasi... Guys, this is very important, no? Kasi, syempre, takot naman tayong, yung iba kasing mga patients, takot magpunta ng hospital. So, the field of health is creating programs para i-cater naman yung mga health problems na hindi emergency-related or non-COVID-related cases. So, if you think you need to be, kailangan mo magpakonsulta, then
meron po tayong pinapromote si Doc na bayanihan i-consulta. Ngayon, Doc, I just want to ask about the Especialista sa Bayan. So, this is a program of DOH. Ano po ang meron dito, Doc? And how long should a doc, kayo po, Doc, as a doctor will serve in a particular deployed area? Specialist ng bayan or yung post-residency deployment program for a year. Kung meron tayong doctor to the barrio, yung ating mga medical doctors, nakaka-graduate lamang, meron alternative tayong program, ang DOH, na para na sa, kumbaga ang term is specialist ng bayan, na pwede kang i-deploy sa ibang lugar na gusto mo for a year, and pwede kang mag-attend ng patient sa mga maliliit na hospital, katulad ng hospital ng IMUS na level 1 hospital. Although may mga times na determined ay yung mga level 2 to 3 cases po. Okay. So, Doc, ano po yung mga other opportunities? For example, I'm an OB-Gyne resident. Ano ang mga opportunities na pwede kong i-delve into? Well, actually, ang medicine naman, sabi nga nila, never ending hanggang gusto mo mag-aral, ay pwede naman, maraming open na opportunities para sa atin. Kung gusto mo agad mag exam, written and oral for diplomate, maging fellow, and then eventually mag-take ka ng subspecialization, pwede rin ito. Or kung gusto mo ng masteral, pwede pa rin. So actually, marami naman eh. Depende sa gusto mong maging priority, kung ano yung pwede mong makuha. Okay. So, meron pang diplomate at fellowship, Doc, no? Apart from that, you can also do masteral. And maraming pwedeng applyan. So, grabe. Endless yung opportunities mo if you're an OBGYN. Hindi ka lang dun sa hospital and you're doing your private practice. Maraming pwedeng gawin. Okay, Doc. So, now that you've let us into the opportunities and then the survival tips, can you describe to us, Doc, a typical day in the life of an obstetric GYN in the delivery room? Well, actually, depende kasi may tinatawag tayong mga toxic na tao o yung lapitin talaga ng patient. Although maganda rin siyang challenge para madami kang learnings. Pero usually, yung ating kasing Batangas Medical Center, level 3 hospital na nakikater not only sa Calabarzon but also sa Mimaropa, sa Mindoro. So, yung patient talaga natin, marami. And start pa lang ng duty mo, actually, mastery comes in number. So, maganda siya sa government hospital kasi talagang makakasa yung kamay mo, yung skill mo, and then yung learnings mo, makikita mo siya personally yung nababasa mo lang sa libro. Ayan, so referral hospital kasi ang BATMC, so sobrang toxic talaga. So Doc, kapag sinabing toxic, what does it mean sa'yo? Actually, yung pinaka-toxic sa akin na nangyari, yung nagkaroon ako ng sa team namin ng 18 CS sa isang duty. So 24-hour tour of duty, we have 18 cesarean section. So ang operating room, walang tigil sa labas at pasok ng mga patient, and then inabot na kami ng 3 shift ng mga nurses. And literal na wala talagang pahinga, tulugan, and pahinga. Okay. So guys, huwag kayong matakot ha. This is just a toxic shift, yung very toxic shift. It doesn't happen every day. Right, Doc? So what's a typical or usual day naman in a life of an OBGYN? Of course, ang OB lang naman sa buntis, abigay ni siya. So meron din tayong mga patient na mayoma, bukol, sa uba. So, iba-iba siya. So, masaya talaga ang OB-Gyne kasi may mga surprise talaga na darating. And hindi siya yung typical na kung ano yung case na nakita mo ngayong araw ay bukas, ganun pa rin. So, mixture siya ng mga cases and experiences. Yan. So, guys, narinig nyo. When you're an OBGYN, you don't just deal with the mother, you also deal with issues with the baby. Hindi lang diagnosis, you also have to deal with the surgery part. So, parang 4-in-1 kapag ka OBGYN. Now, let's now go to
a day in the life when you're outside of delivery room. Kasi, by the way, guys, I just want to share, Doc Mario Manaor had a perfect attendance in BAT MC. Alam mo yun, talagang dedicated na dedicated sa work. So, how do you recharge yourself, Doc, when you have a very stressful or a toxic shift? So, ang aking tanggas is every 3 days. So, 24-hour duty. And then, pahinga. And then, pre-duty na 8 hours. And then, pag may time at pwede tayong mag-gumala, ay naalis tayo ng hospital. Yung mga stress reliever ay katulad nitong nasa likod natin, yung mga ladies ko na Celine Dion. Ito sa collection ko, so isa yan sa stress relief ko. So yung dyan sa likod mo, Doc, is like collections mo of only Celine Dion or may iba pang artists? Puro Celine Dion lang siya. Actually, yan talaga yung aking mga idol at saka collection. Wow! So, Doc, can you share to us your like pinaka-favorite na collection dyan sa likod mo, Doc? Ang pinaka-favorite ko, syempre yung una kong binili nung ako yung pa lang elementary, grade 6 ata yun, 1997. Wow, itong Titanic, actually instrumental soundtrack siya. Na yung lyric na kanta, yung My Heart Will Go On ni Celine Dion. And after kumakita yun, nag-start na ako mag-collect ng mga collection. 150 pesos lang siya, saling sa bangko yun. Okay, so Doc, bakit of all the artists that you've collected, you choose Celine Dion? Kasi favorite ko yung na Titanic. Well, the iconic Jack and Rose. Career, maganda rin nung nalaman ko. At 12 years old, hindi siya marunong mag-English. Siya ay Canada. So, yan siya. Pero dahil gusto niyang ma-achieve yung kanyang dreams, nag-aral siya ng English and then until maging international star siya. Yung kanyang first two albums ay sponsored ng kanyang manager na binili niya ang bahay para lang makapag-produce ng album kasi naniniwala siya doon sa batang sina. Katulad sa atin, mga sponsor tayo ng ating mga magulang, ng parents natin, and para makapag-natin ating utang na loob sa kanila, kailangan natin i-achieve kung ano yung gusto nating marating. Wow, another gem, no? Talagang really, apart from being dedicated sa work and committed, talagang yung life story ni Celine Dion na yung resilience niya, and then yung paniniwala ng manager niya sa kanya, sinanaw niyo po yun into your own craft. And right now, you're a medical doctor in OBGYN. So, Doc, apart dun sa cassette, do you have any particular album na gusto niyo din or you really love among your collections? Actually, yun pa rin kasi nga siya yung kauna-unahan and siya yung reason kung paano ko na-discover si Celine Dion. And yung nagpunta siya dito sa Manila, actually, noong 2014, yun ay intern ako. Isa ako sa pumunta sa Mall of Asia para bumili personally ng ticket and then nakuha ko siya, but unfortunately, nagkasakit yung kanyang husband, kaya pinapili siya kung prayer or yung husband, and then kinansel niya yung kanyang Asian tour para lang doon. And fortunately naman, ay natuloy siya ng 2018, so nakita ko siya sa Manila, and I was part of the yung kanyang kauna-unahang concert sa Manila. Tapos nandun ako sa, kasi paunahan talaga sa ticket, ay nakakuha tayo ng VIP, yung mga katabi ko, mga artista and politiko. So, talagang yun ang one of my most memorable, siguro, in my lifetime. Siyempre, Doc, no, nakakatawa kasi talagang very like idol na idol talaga si Celine Dion. So it's like really a fun event for you. Okay, Doc. So apart from
collecting your collectibles, yung mga album sa Silindion, what's your top 2 and 3 stress relievers na ginagawa mo when you are off duty? May isa pa akong collection, yung Salvatore Ferragamo, yung patulad ng pinakita kong duty bag. So, favorite ko talaga yung brand na iyon. And minsan dun lang, yun talaga yung pinakaluho ko. Opo. What's so particular with that brand, Doc, na talagang siya yung napili mo of all brands present in the Philippines? Siya ay made in Italy, no? So, ang maganda kasi sa kanya, yung hindi lang yung kanyang pangalan, kundi yung quality. Actually, ang history niya is siya yung nagde-design dati. From Italy, napunta siya sa Amerika, si Salvatore. And then, gusto niya talagang mag-style ng mga sapatos. So, until mag-succeed siya, naging designer ng shoemaker of the star. Yun ang term sa kanya, katulad na Aubrey Hepburn and Marilyn Monroe. So, maganda rin ang kanyang history kung paano siya nagkaroon ng kung ano ngayon siya. And then, ngayon, maganda siya kasi hindi siya gaano replicate. So, kung meron talaga akong chance na makabili ng item ng Salvatore, binibili ko talaga. Kasi investment ko na rin siya. Pang matagal. Okay, Doc. And then, share to us, Doc, your top to third, like, stress reliever. So, you have your collection, and then your Salvatore designer kit, then? Ang isa pa, yung aking pagtatato. So, mahilig akong magpatato since 2016. Yung first tattoo ko is yung before I enter my residency. So, sige, can you show to us, Doc, your first tattoo? Ang aking first tattoo ay yung cover ng isang book, yung 23rd edition na Williams Obstetrics. So, nandito sa aking braso. Talaga, Doc? And then, after nagsunod na, so achievement unlock kapag may nagawa kong procedure na tingin ko ay maganda and accomplished talaga sa true tattoo. Wow, so ibig sabihin, Doc, all the tattoos in your body shares or a story, like a success story, like a case story. So, gaano ka daming tattoo na, Doc, yung itinatoo niyo sa katawan niyo? Hindi ko lang nabili, pero more than 10 siya. So, okay, meron ako sa braso. Ipakita natin, like, how does your tattoo look like? Saan po siya kinuha? Inspired? Was it lifted from the book of Williams? Or... Yes, majority sa libro. So, meron ako dito human pelvis, no? Wow. Sipit-sipitan. And meron din ako ang braso. Ang pinaka-favorite ko yung marsupialization o yung sa Bartholin cyst kasi yun ang pinaka-favorite procedure kasi kailangan mo ng fine movements and less ang iyong movement kasi pwedeng mag-rupture yung cyst. So, kaya yung procedure na yun. So, Doc, pwede nakita sa mga audience, like, how does your tattoo looks like? Kasi ako, I'm very curious. Was it more of a lifted from the book exactly or something na from the imagination ng tattooist or what? Meron ako dito yung first tattoo, ito yung sa Williams Obstetrics 23rd edition, ito yung so nung nag-start ako na bago ako mag-start ng residency, ito yon. Okay, and then this is my yung marsupialization. So, vagina and then yung Bartholin cyst and then yung procedure itself paano siya babalatan and then marami pa tayo katulad itong partial breech extraction. Wow, so ito ay ito yung suhi then many more. So, Doc, yung iba nasa likod. Opo, so ibig sabihin, Doc, you have your that the breech is your first case. Ang una kong case ay yung sa sipit-sipitan dahil first year siya, dapat alam mo na yung pelvimetry. Okay. Kung ano yung mga procedure na dapat. And then, nung nagkaroon ako ng
chance na ma-partial bleach extraction, pinatato ko na siya yung suhe. Nice. So, Doc, bakit of all the tools na pwede mong itatoo sa katawan mo, you really choose elements or reminders ng OBGYN? Like, bridge, clinical telemetry. Is there something, a reason behind bakit yun yung itinatato mo sa katawan mo? Well, meaningful siya kasi part siya ng aking medical field. Mm-hmm. And para siyang achievement unlock, so kailangan ko ng parang milestone siya sa aking career. Mm-hmm. Kaya nakamarka siya sa akin. So, Dok, hindi ka pa na ano? Kasi diba tattooing is painful? Di ba masakit yun? Yung pagtattoo? Actually, ganun, yun talaga yung reason kaya ka lang nagpapatattoo, para yung it's not only the design but also the pain. Mm-hmm. So, yung pain kasama talaga sa pagtattoo. Okay. So, parang applying it in your life, parang it's like representative of your hard work, earned hard work and sacrifices as an OB-Gyne resident, like learning and mastering the craft of obstetrics and gynecology. It reminds you of why you started the program. Kasi diba, Doc, we always, hindi naman, kasi hindi naman lahat kasi ng nag-residency would end up in the finish line. Yung iba nag-drop, yung iba nag-shift, no? Unfortunately, may mga ganon. So, your tattooing, Doc, is like a testament na this is our milestone, ito na yung naabot natin. So, we've come so far. Let's continue. Yes, tama ka dyan, Delcy. So, na-mo siya. So, actually, lahat naman ng field mahirap. Mm-hmm. Pero babalik ka kung bakit ka nag-start. So, once na maganda yung simula mo, then ma-realize mo na kailangan mo itong tapusin. Mm-hmm. Yeah. So, guys, if you're contemplating residency, you want things to be remembered, do something that would remind you of why you start. So, yung kay Dr. Mario, yung kanyang reminder is in tattoo. So, whatever reminds you, do it. Kasi, promise, the residency training, hindi siya biro. Hindi siya madali. Pero, kaya mo siyang tapusin once you are dedicated. You mix your motivation with action and then you're committed. Diba? Words of advice from you. Wow, sobra namang nakakatuwa, no, Doc? So, ano yung mga hobbies and activities mo, Doc, apart from collecting and traveling? Is there any other hobbies that you love doing? Dati, mahilig tayo mag-compose ng song. And then, saka chess. So, in varsity ako, and then nung college, I participated in a college contest. Nakakuha tayo ng gold medal, and then inter-college, nakakuha tayo ng silver sa De La Salle, Las Marinas. Wow! Grabe, ang hirap ng chess, in fairness. Hindi ko alam, actually, Doc, hindi alata sa'yo na nag-chess ka before and that nag-compose ka ng song. Wow, grabe. So, Doc, share to us more about the songs that you've composed. Meron akong kinompose na, actually, mga love song siya, may English. And then, yung isa ay ni-record ng Dr. Borillo, ng aming resident sa OB. Opo. Then, i-load sa page natin sa Facebook. Sa Facebook. Okay. I-stalk ko yan, Doc. Alawid ko yan. So, Doc, when you're composing songs, ano to? Like, when you're inspired, when you're at sad, when you're at your lowest point, how do you... Diba po kasi composers, they have their own way of crafting songs. Kailangan nasa mood ka na, and then happy, are you happy or are you sad or tama lang dun, or depende kung ano yung situation, and then may gitara. Kasi simultaneous dati mahilig talaga akong maggitara, and then simultaneously yun yung lyrics and yung music. Mm-mm. Wow, grabe. Yun yung usual nating ginagawa ng college. Until now naman, kapag may mga time po tayo. Nice. So, yan guys. O, diba? Hindi naman forget doctor ka, wala ka ng buhay. Especially kahit OBGYN ka, wala ka ng buhay. Nasa sayo yan. You have your, with proper time management,
you can balance your life. Kasi diba, Dok, may mga sinasabi sila na pag doctor ka or pag OB-Gyne ka, wala kang time, lag ka lang sa hospital. So see, the experiences and life example of Dr. Maria Manoor says that when you're a medical doctor and you love your work, you have time for things that you love to do. Yes, that's it. Ayan. So, wow, hindi lang siya composer, hindi lang siya doctor, hindi lang siya collector ng music, and then tattoo enthusiast. He's also a music composer and then a chess player. And by the way, guys, champion and gold and silver medalist to, ah. So, grabe, nakakatuwa naman si Doc, no? Let's now go to your final takeaway message to our audience. Ang advice ko lang ay always believe in your dreams, but above all, believe in yourself. Thank you. Yun. So, believe in your dreams, but above all, believe in yourself. Kasi most of the time, talagang we always doubt ourselves. At yun yung reason kung bakit hindi tayo nakaka-accomplish ng mga kaya nating ma-accomplish. Kasi na-discourage na tayo. Dinescourage natin yung sarili natin una pa lang. So guys, listen to what Dr. Manoor is saying. Talagang sobrang ma-inspire kayo sa mga life advices niya at messages niya. So ayun po, there you have it guys. If you find this video inspiring, don't be shy and comment it down below if you have any questions. So I'll see you next week on another video. I'm Delcy Martel Vicente. So I'm Dr. Mario A. Manoor Jr. And we're here providing you Med Remedy.